Assalamu alaikum. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tamang pagsuot ng damit ng Arabo, tamang pagsuot ng shimar, ang tamang pagsuot ng aigal, ang tamang paglagay ng tulis dito, paano nga ba pinaplancha ito, ituturo ko sa inyo pati pagplancha. Ang tamang pagsuot ng bish, no? Bali hangga sa pagplancha, ituturo natin sa video na ito at huwag niyong kalimutan i-share ito. Kahit hindi ka Muslim, pwede ka magsuot nito. I-explain ko kung bakit. Kaya don't skip the video. Tara, yalla ya shabab. Assalamualaikum. In this video, I'm going to teach you how to dagi. I mean, teach you how to wear Arab clothes. So we'll do it in Tagalog because I'm focusing on Filipinos. Because I found out there is already many videos about like this in English. So let's do it in Tagalog, inshallah. Bali, magtuturo ako paano sinusuot ang damit ng Arabo. Bali, tiyatawag na sob, okay? Yung mahabang puti na damit. At ito naman yung shimak. Meron tayong iba-ibang kulay. Meron puti. Kasi yung puti na gatas mo sa labi. At meron tayong aigal. O I call yung sinusuot. Ituturo natin lahat yan, pati yung sinusuot na bish. So, kaya naka-t-shirt lang ako dahil ito yung sinusuot na pangloob. Bali, bago kayo turuan paano suotin yung damit na yon, turuan ko din muna kayo paano i-plancha. Dahil magsisimula yon sa plancha at sa paggamit ng spray na ito. So, sa pagsuot ng Arab dress, kailangan yung pagsuot mo nitong thob, itong mahaba na damit, no? Pwede ba magsuot yung ganito ang hindi Muslim? Oo, pwede. May ginawa na akong video patungkol dyan kung pwede ba magsuot ang mga hindi Muslim tulad ng mga Kristiyano ng damit ng Arabo na ganito. Kasi akala ng iba, damit daw ito ng Muslim. Bali, ginawan ko na ng video yon, kaso masyadong mahaba yon. Gawan ko na ng bago, paiksiin ko, lagay ko yung description sa baba. So, pwede magsuot ang hindi Arabo o hindi Muslim na kaya dahil itong damit ay kultura ng Arabo. Pero pag susuotin mo yan sa loob, is kailangan sumunod ka sa kultura na maayos. Suotin mo din kung ano yun dapat sa loob. Kasi may mga ibang Pilipino, lalo yung mga Muslim na nakikita ko, na nagsusuot ng pajama sa ilalim, jogging pants, jeans, which is tumatagos yan kasi puti ang kulay niyan. Nakikita yan sa loob kung ano yung sinusuot mo. At makapal yung suot mo, jogging pants, jeans, which is pagpapawisan na yung itlog mo dyan at hindi dapat ganun. Dapat presko ang suot mo sa loob at kulay puti din ang suot mo. No, pwede ka magsando. Pero the best din is t-shirt. Parang ganito, t-shirt na puti. At yung pambaba niya is yung tinatawag na pajama din na puti din ang kulay at manipis. Parang ganito. So ganito ang itsura niya. Ito po yun. Pakalat yung cabinet. So ito yun, sinusuot sa ilalim. Kita mo, garter siya. Sa Pakistani style, masyadong mas mahaba yun. Umaabot yun ng ganyan kahaba. 1 yard mahigit, no? Pero dito is katamtama lang kasukat ng bewang mo, medyo maluwang lang konti, pero may garter siya. Sa ilalim, dito talaga sa legs niya is maluwang talaga. Kaya makaka-taekwondo ka dito, makaka-karate. Pwede, parang uniform siya ng taekwondo. Pero manipis lang siya. Sa summer, manipis is ginagamit talaga. Sa winter, may mga makapal na ganito. Bali, nabibili lang to pag gusto mo yung brand new na brand new. May mga 10, ganyan, 10 real. Pero medyo masikip minsan yung binibenta sa mall. Hindi siya, parang gawang China talaga. Ito, yung mga dito, gawa. Minsan mabibili mo sa Harajuku, mas mura. Bago din naman. Tapos, sa winter, makapal ng konti, okay? Ganito itsura niya. Pajama talaga siya. Pwede mo pantulog. Masarap. Mapresko. So, yan ang sinusuot sa ilalim. Okay? So, ngayon mag-start na tayo mag-plancha. Ang t-shirt ordinary kahit ano. Manipis. Lalo. Maganda para hindi mainit. Kasi pag summer. So, ito ang sinusuot sa loob para cool. No? Para hindi mainit. So, ngayon plancha rin na natin. No? Kesa nakdakaon. Mag-plancha na tayo. Pakita ko sa inyo paano sinusuot. Pero planchahin muna natin syempre kasi gusot-gusot. Katulad nito. Ang laki nito, no? Ito yung sinusuot sa ulo. Bale, hindi ito patungan sa mesa. Sinasabing tablecloth o something, no? Pero mukha lang. So planchahin natin to paano mga ba ito sinusuot. Kasi marami akong nakikita sa Pilipinas. Lalo yung mga kinakasal na hindi naman Arabo pero nagsusuot ng damit na Arabo. Anyway, walang problema, wag mo lang angkinin na damit ito ng Muslim. Kasi ito ay kultura ng Arabo, hindi kultura ng ibang lahi o Pilipino. Siya kapag sinabing Arabo, iba-iba din ang damit ng Arabo. Sobrang iba. Hindi mo alam kung sino doon nung aangkinin mo at sasabihin mo ito yung damit ng propeta. Hindi mo alam. Kasi sa Saudi pa lang, usapan Saudi pa lang. Sa loob ng Saudi, maraming probinsya, maraming city, maraming bayan. Bawat bayan may kanya-kanya din style na pananamit. May kanya-kanya din na pagsuot nito sa ulo o pagtali. Lahat, pati sob. So, sino dito ang angkinin mo? Kaya hindi ito sinasabing, oo, mga noon panahon ay nagdadamit ang mga mahaba, pero ang propeta ni hindi nagsuot ng
ganito. Ibang tela sa ulo, ibang walang kulay na ganito or something. No? At ito na ikwento ko na kung saan ginagamit to noon. Pagdali to ng camel na naging kultura, naging kasanayan na nilalagay sa ulo. No? Dahil nilagay ng isang badok sa ulo niya para hindi na mawala dahil lagi yan nawawala at winitatali niya yung camel niya. So natatawa lang ako pag may ganito sa Pilipinas, nagsusuot na Pilipino. Niloloko ko minsan, nasaan yung camel mo? Hindi niya ako nag-gets. Anong camel? Ay, kung nasaan yung camel mo? Kasi nga, may suot ka na ganito eh. Hindi niya ako naiintindihan. Kasi nga, ito ay pinagtatali sa camel. Naging kultura lang ilalagay sa ulo. So tayo mga Pilipino is walang problema kung pwede mong gayahin. Huwag mo lang isipin na pag may ganito sa ulo, aba, Muslim na, Muslim na, Muslim na. Wala tong kinalaman sa Muslim, dude. Wala tong kinalaman sa Muslim. Pagtali ng camel yan, paano naging Muslim? So mag-start na tayo. So mag-start na tayo mag-plan siya sa sahig kasi wala yung kabayo ko. Kinuha ng kaibigan ko, tumakas yung kabayo. Yung tinatawag na kabayo yung ko sa Tagalog na pamplancha. Bali sa ano lang tayo sa sahig, mas mainam. Kasi at least yung mga iba dyan na walang ganun, kabayo. Dito tayo sa sahig. So patungan nyo lang ng malong yung sahig. Ito yung tinatawag na malong sa Mindanao, yung sinusuot na damit. Yung pambaba parang tuwalya. Ngayon, unang-unang ginagawa ko pag pinaplancha. Parang polo lang, pinaplancha mo dito, no, sa kwelyo niya. Tapos, i-clip mo na after nyan. Painitin na pala natin yung plancha. Tapos, inuuna ko muna yung kamay niya. Parang polo mismo, natutunan ko sa nanay ko. Unahin mo muna yung arms niya, dalawa. Kabilat kanan, no? After nyan, huwag mo muna unahin dito sa harap kasi magugusot yan. Unahin mo muna sa likod. Inuuna ko muna sa likod. Pinaplancha ko lahat dito sa likod. Hanggang baba, dito, pababa. Pagkatapos sa pinakadulo, ito ang pinakamahirap. Araw-araw ko ito sinusot sa trabaho. Lagi lang magpa-plancha ng ganito. Haba-haba. Kawawa yung mga DH natin dyan na yung amo nila araw-araw nagsusot ng ganito, palit-palit lagi, tapos pinaplancha nila, hirap-hirap sila magplancha. Kaya saludo ako sa mga ano natin dyan, DH natin na sobrang hirap ng ginagawa nila. Lalo usapan ito, ipaplancha mo, good luck ka na lang. So malapit na tayo matapos. Dito sa harap, ini-sprayan ko siya na ito pampatigas. Uy, wala iniisip yung pampatigas ha. Ito, pampatigas ng scarf at polo something. So ginagawa ko para tumigas yung harap niya. Uy, ibang hinaharap ha. Hinaharap ng damit ay para hindi magusot. No? Ini-sprayan ko ng konti. After ko siya i-plancha, ispray mo siya ng konti. Yan. Matagal papasok ko, 2 days pa. Tapos plancha ko na ganito. Yan, para tumigas yung harap at hindi siya magusot basta-basta. Ngayon, pag hindi masyado, pag sobrang gusot yung damit, is basain mo lang ng spray, konting tubig. Yan. Kasi ito, walang tubig to, hindi diretso. Pero natatanggal naman yung man, ano yun, yung gusot niya natatanggal naman. Mahirap laban to, no? Araw-araw ganyan, kaputi na susutin mo. Kaya iba yung, pero at least wala na silang iniisip araw-araw pag magsusot ng damit. Kasi pare-pare silang suot niya. Bakas, tapos na tayo. Handila. So, pwede na i-hanger. Hagis na lang siya sa tabi. Ngayon, ito ang malaking ipoplansya. Ito ngayon, yung shimag na tinatawag. Bago ano, itiklop, ipoplansya mo muna sa mga side to side niya. Para mawala muna yung gusot. Original yan, no? Kelvin. Social, pati scarf, may branded na ng mga European clothes. Lansyay mo lang muna saglit yung mga gusot-gusot na yan. Buti kang tagal yun ah. After yan, tutupiin na siya ng triangle, pa-triangle na shape. Ito. Alam mo yung paano natutupi ka ng panyo. Yan, ganyan. Dito. Kung saan yung tatak, dun siya sa pinakalikod. Okay? Ito yung pinakababa. Siguraduhin mo hindi baliktad ang ano ah. Labas yung kulay na makapal. Ito. So, ingatan mo itong gitna. Dito yung patulis na sinusuot. Bale, ngayon, lansyay na natin patulis. Tupiin mo siya, dapat diretso, okay? Ito ang pinaka-sensitive part na planchahin. Itong harap. Ito yung ulo. Dito patulis. Ito yung nilagay sa ulo.
yun yung nasa likod, yung may tatak. Ito yung pababa na. Ito yung pinaka-sensitive kasi yung konting mali sa plancha, ang pangit tignan sa harap. Kaya ganito ako mag-plancha para mabilisan. Pagpag mo muna to, hawakan mo dito, ilahin mo pagpag mo. Hanayin muna natin pinakadulo. Dahan-dahan lang, habol mo dito, ma-straight itong dulo niya. Yan, natupi na siya o matulis na. Dahan-dahan. Ito, hayaan mo na yung likod nito. Mahirap talaga ipantay yan. Basta importante yung mga gilid. Tapos balik na rin mo na yung shimak. Dito naman sa kabila. Ayun, tapos na tayo. Kahit pa paano, isprayan na natin. Ito yung pinaka maingat na gagawin na part. Kasi papatigasin natin itong, iba na naman patigasin. Patitigasin natin itong harap niya. Ito yung nang sanhi na nagiging para may bubong. I-isprayan natin dahan-dahan. Patagalin mo yung plancha konti. Huwag lang malakas at masunog. Magfo-focus ka dito sa pinakaduktok niya, pinakadulo. Ngayon, kabila naman. Ito yung pinakaulo, tuktok. Tapos na tayo. Whew, siopaw talaga, ang hirap mag-plancha. Nakita nyo yun, no? Parang nakaisang oras yata ako dun eh. Ituro ko sa inyo paano yung hanger. Parang hindi masayang isang oras yun na pagpa-plancha. Ito yung pinakaulo niya, no? Yung tuso, yung matulis. Tapos banda dito, tupiin mo ng ganyan. Tapos ipasok mo sa hanger. Ayan, parang hindi masayang isang oras mo na pagpa-plancha. Okay, yan ang itsura niya, okay? Ayan. Dito yung ulo niya, yung tulis niya, para hindi magusot. Eh, pinakamahalagang importante itong dulo na ito. Kahit yung amo ko, pinapatungan niya ito ng libro eh, kapag nasa office siya, para hindi magusot, tumusok pa rin yung ano dito, makapatay ng butiki. So yan, pwede na isampay. Yung sob natin, nagusot, tinagis ko. Mag-start na tayo magsuot nito, no? Sa Islam, lagi natin nga lang nakakalimutan ng sunna. Yung pagbigkas na bismillah sa pagsuot, okay? Yan, parang t-shirt na mahaba. Huwag niyo kalimutan na yung pang loob. Right hands mauna. Left hand next. Ako ang gusto ko yung may buttons. Ito yung may buttons. Masyado ba masilaw? Kasi yung ilaw malapit sa akin. Lapit natin konti. Natatawag na. So, okay? Bali, ang pinipili ko is may buttons kasi pag mag-ablution ako, maghugas ng kamay, tinataas ko na lang yan. Ayan, hanggang dito maghugas ako. Meron naman, iba maluwang talaga dito. Kaya nga bawat Arabo, iba-iba yung damit. Ito may kwelyo. Yung Saudi style na may kwelyo. Yung may kwelyo na ano, parang polo, Saudi style yun. Iba-iba din. Ito, ganito lang yung kwelyo niya, diretso. May mga iba naman, walang kwelyo. Sa Emirat, sa Emirate UAE, meron naman detali. Katali dito, mahaba tali. Sa Oman, iba din. Kaya iba-iba bawat Arabo. Okay? Dito naman, pwedeng pag may social na occasion or something, pwedeng suotin yung parang pin dito. Ito. Makeup tutorial na. Pin nilalagay dito. Suot mo dito. Tutan sa Pinas, meron din ganito yung sa polo. Sinusuot ng mga corrupt na gobyerno sa atin. Ito. Labas siya sa button. Yun. Yan. Social. Diba? So ito, marami siyang button, sarado mo. Tapos, bago mo suotin yung scarf sa ulo, no, itong shimag na tinatawag, is magsuot ka muna yung tinatawag na culture na ganito. Ito ay hindi sign ng sinasabing Muslim, no, sign ng Muslim.
dahil nag-umpisa to noon panahon, sinasabi kahit sa Africa yung mga Kristiyano, no? Yung mga Kristiyano is nagsusuot din ng ganito, no? Pero sa na-search ko is sinasabing mga relihiyoso o mga na galing sa pamilyang relihiyoso o kilalang mga elders, mga matatanda is nagsusuot ng ganito. Symbolic ng religious, relihiyosong tao. So sinasabi, yun ang ano ko. Sa mga iba naman is culture nila ito. Walang kinalaman sa Islam. Kasi sa part ng Africa, may mga Afrikano na Kristiyano, Kristiyano sila, pero nagsusuot siya ng ganito. Nagsusuot pa sila ng ganito din. May nakita na akong ganyan sa Pilipinas, yung papunta sila sa church. Nagulat nga ako, bakit nakasuot ng ganito ng mga pari? Yung, akala ko papunta sa mosque, mga Muslim, kasi nakasuot ng ganito. Yung pala is mga Kristiyano. So, kultura din nila yung pananamit na ganito kahit Afrika sila. So, iba-iba talaga. Hindi mo masasabing damit to ng mga Muslim. Pati ito mismo, no? Hindi masasabing sa Muslim. Kasi yung mga Hudyo, may ganito din, pero maliit yung sa Hudyo. Mga kamay lang. Sukat ha, ganito sa ulo. Bali, iba-iba yung mga ganito, marami. Pero, kailangan mo suotin to bilang pang ano ng buhok mo, hindi kumalat. Pero may mga iba naman, mga Yemeni, nasisilip ko, is wala silang suot sa ulo. Pero gugulo kasi yung buhok mo. Kaya kailangan, may suot ka na something na cup na ganito. Kahit hindi ka Muslim, pwede ka magsuot dahil ito ay nagiging ano siya, culture siya, wala siyang kinalaman sa Islam. Pero dahil ngayon nagiging symbolic dahil mismo Muslim lang ang sumusuot. Pero yung mga pope niyo, tingnan yung mga pare sa inyo, 'di ba? May mga suot na maliit na ganun, no. Lumiit na lang para maiba sa mga Muslim. So suotin mo ito sa buhok mo, sa ulo mo. Bali maraming ganito, iba-iba, mura lang 'yan diyan nabibili. Ngayon suotin mo na yung scarf. Itong scarf, ingatan mo yung dulo. Ito yung mga hindi alam sa atin, no? Malalo yung mga Muslim dyan na nagsusot ng ganito na Pilipino. Hindi alam i-gitna itong patulis, no? Basta minsan suot na lang ganyan. Suot yung pangtali ng camel, basta-basta sa ulo na nakapatong lang. Hindi alam ayusin yung kultura. Susuot ka na nga lang ng damit ng kultura ng ibang lahi, ayusin mo. Nakaganyan lang. Kinakasal minsan nakaganyan. Hindi alam ayusin. Para siya nakaka-insulto sa ibang lahi. Nasusuotin mo na nga lang yung damit nila. Ginagaya mo na nga lang. Hindi mo pa ayusin. Masakit na ba ako magsalita? Kasi ang daming umaakala damit daw to ng Muslim. Well, may nakita akong Kristiyano na sa Audi. Kristiyano siya pero nakasuot ng ganito. Bakit mo siya pagbabawalan? Damit niya ito eh. Arabo siya eh. Ano siya? Saudi siya. Kultura niya ito eh. Kahit Kristiyano siya. Kahit Buddhist pa siya. Ngayon, iingatan mo itong patulis. No? So, karamihan sa mga sheikh, naging kultura nila dito is ang mga sheikh, mga mutawa, hindi na nagsusot ng ganito. No? Karamihan, ano lang, kasi kultura na to ng Arabo. No? Ayaw nila yung kultura nila yung pinangtatali sa kamay na ilalagay sa ulo. Kaya karamihan ng mga sheikh, yung mga religiosong tao, is makikita mo ganyan lang. Diba? Ganito lang, walang patong sa ulo. Tapos yung mga taga-probinsya na uso sa kanila para hindi sa gabal ito, iniikot, tinatali, inaakit sa ulo, kinakit. Halayabos, awit, kifal. Diba? Nakaganyan yan. Ang ganda nga ng tali nila mismo, minsan yung mga bata din ang gagalit. Yan, mga ganyan, no? Nakaikot yan sa likod. May parang ano dyan, flowers, no? Flowers for you, nakatalikod. So may mga ganyan-ganyan sila. Yung mga iba naman is, nialagay lang sa likod. Parang ganyan, kung ganyan lang. Dapat maayos yan, no? May ganyan dito. Siya sa totoo lang, sorry to say, napapansin ko kasi, kapag kultura to ng isang lahi, mahirap mag-adapt o i-apply sa sarili na yung mukha natin hindi bumabagay doon. So, sorry ha. Ganun lang totoo napapansin ko. Kunwari, maraming nagsasabi, oh, bagay mo, Kaisy. Bagay mo magsuot ng ganyan. Bagay na bagay mo. Ang dami, may nababasang mga comment, mas bagay ko lang magsuot ng ganito kaysa magpantalon, jeans, ganyan. Siguro kasi sa hugis na mukha ko dahil sa tatay ko, no, Arabo. Bali, pag sinuot kasi ng Arabo yung ganito, bumabagay sa itim siguro ng mata, tulis ng itsura, tulis ng mukha, tulis ng ilong. Bumabagay siya, so kung anong pinanganak siya sa kultura na yun, bumabagay. So, imagine mo, may nakasuot dito na Asian na ganito, singkit, no, something, di ba? Tapos, yung balbas niya ay parang kambing lang, hanggang dito lang maliit. Hindi yung parang leon na ganyan or iba pa yung shape ng mukha niya as in Asian or something. O maputi na parang or hindi maintindihan, di ba? Basta Asian, di ba? Hindi sa nangiinsulto pero pipilitin mo yung itsura mo sa hindi mo kultura. Sample, yung mga Arabo na magsuot sila ng barong. Anong itsura ng Arabo pag nagsuot ng barong?
no? Pagbosorado, laking tao, tapos nakabarong. Sasabihin mo, hindi bagay, hindi to Pilipino. Diba? Ganun lang yun. Pag tayo din, mga pure Pinoy na nagsuot ng damit nila, hindi ko sinasabing bawal, wag. Pero yun ay i-a-adapt mo lagi. Okay lang, suotin mo siya, walang problema. Pero wag mo sabihin na, ah, Muslim ako. Ito ang dapat na damit ko. No? Wag ganun. Oo, magdamit tayo ng maayos. Pero wag mong i-obliga sa sarili mo. Which is, mas importante dyan sa Islam. Alam mo yung toothbrush na siwak? Halos maging obligado yun. Pero alam ng propeta, hindi yung tumutubo o hindi yung nagkakaroon ng ganun na siwak kung saan-saan bansa. Kaya, ginawa yung madali sa atin. Winish na lang niya na sana makapag-toothbrush tayo ng ganun. Ito yun, no? Ito yun. No? Kung may mas importante kaysa dito sa damit at dyan, ito yun. Dahil ito, nabanggit na talaga ng propeta na halos gusto niya ipa-obliga sana. Kung sana bawat dasal ay makapaggamit tayo nito. No? Pero alam ng propeta na hindi ito tutubo sa iba-ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi ito nagkakaroon ng ganito sa atin. Mahihirapan bawat Muslim maghanap ng ganito sa bansa niya. Kasi sa Arabian lang yan. No? O bandang India din alam ko tumutubo yan. So, mahirap. Kaya kung isipin mo ang damit, hindi. May mas importante ito, tinukoy ng propeta. Ito, hindi tinukoy ng propeta. No? Siguro kung buhay lang ang propeta, pupunta siya ng Pilipinas, baka magbabarong yan. Susutin niya kung ano yun na babagay sa isang lugar. Hanggat hindi siya senyalis ng isang grupo lang. Siyempre, pag nagsuot ka ng hudyo na ano, di ba? Senyalis na ibang grupo. Pag-usapan natin yan sa iba, no? Sa ibang topic. Kasi baka humaba na masyado kong video. So, ang tamang pagsuot nito, ilagay sa pinaka gitna ang tusok niya. No? Ingatan mo lagi ang tusok na yan. Ah. Tapos, hilahin mo dito sa likod. No? May iba-ibang pagsuot nito. May iniikot ka niya. Pinakita ko na sa inyo. Ganon din kapag nakasuot ka ng aircall. Aircall, dito sa gitna. Yan. Ganyan. May mga iba, sinusuot nila ng baliktad ang shemag. Itong tusok na sa paloob. Paganyan. Yung mga Kuwaiti. Parang eagle. No? Patusok. Dati din ganyan ako magsuot. So, binabaliktad lang yung scarf pag susuotin mo ng ganon. Pero to, so all this style, ganyan to tayo. Bali yung pula at puti, walang ibang yung ibig sabihin. Pero karamihan sa Audi lang yung puti, ay yung ito, ganyan to may pula. Pero sa Yemen naman is iniikot niya na parang turban. Mamaya, papakita ko yan. So pag ganyan, nakaready na. Ito, minsan may meaning na simple lang. Pag nakaganito naman, haganyan, minsan mudir ang ibig sabihin o manager. Yan, yung mga nakaganyan. Minsan manager yan. May iba-ibang meaning yan. Ito, may tinatawag sila, nakalimutan ko. Kasi minsan nakita ko na amo kong ganyan to, tumatawa siya na may sinabi siyang tribo, nakalimutan ko. Di ba? Ito, karamihan mga Saudis, ganyan. So, meron, pagsusuotin mo na yung bish, usapang bish. Ito, maraming ignorante sa ganyan to. Akala sinusuot to ng mga mufti, mga sheikh, mga scholars ng Islam. Kasi, Arabo sila. Pero ito sinusuot pag may graduation, kasal. Ito yung parang barong nila. Ito yung parang barong ng Arabo. Ang tawag dito is bish. Hindi bitch, ha? Iba yun. Masama yun. So, may dalawa siyang kamay, ganyan. Suotin mo. Ayan. So, parang si Mufti Mek. So, pwede mo siyang suotin na dalawang kamay. Pero sa kultura dito sa Saudi, is sinusuot isang kamay lang. Ganyan, isa lang. Parang bathrobe. Ayan, isa lang. Ito lang nakapasok. Tapos ito nakalabas, pero pinapasok nila dito sa ilalim at iniipit nila parang malong. Yan. Yan, ganyan. Parang malong. Okay? Yan. I am the Prince of Palestine. So, ngayon, ganito ang suot dito. Pwede din naman yung mga iba, pinapatong lang. Ganyan lang. Yan. Nakapatong na sa shoulder. Ang tamang pagsuot nito is, yung ditong gold na diretso, huwag mo masyadong taas na ganyan. Okay? Gitnang-gitna lang siya, pantam-tamang, shoulder lang, dito, sa last. Okay? Okay? Baba mo ng konti, huwag mo itaas masyado. Kakahiya yun. Yan, ganyan. So, ngayon, ito yung sinusuot na bish sa mga graduation, ganyan, okay? Pang okasyon or something, meeting na mataas, something, etc. Okay? So, yun, Eid, whatever. Kasi ito yung parang parong sa kanila. Ganda, no? Ngayon, ingatan mo din yung plancha nito. Dahan-dahan, pinaplansya dito sa side. Manipis lang to, ah. Parang barong lang talaga manipis. So next, meron naman tinatawag na turban. Alam mo, mas maganda puti, no? Sa mga hindi Arabo is maganda suotin yung puti din. Maganda din siya. Ngayon, ito din, parehas din ng puti. Ganun din ang pagplansya dun, okay? Triangle din, ganyan ang shape. Itong sobrang tengay, pasok mo.
Ito, Yemeni or Emirates style. May tenga.